Nay, totoo po kaya na magtatayo po ng malaking kasino dito sa atin? Oo, ate. Hindi lang kasino daw itatayo, pati daw mga beer house. Pero maganda po ba yung negosyo na yun para dito sa bayan natin? Bilang isang magulang, parang di maganda. Tsaka hindi tama ituturo ito sa mga kabataan. Hindi rin maganda yung mensaheng pararating dito na parang sumusuporta tayo sa gantong klaseng negosyo. Pero di ba, Aling Beth, malaking pera yan? Baka dahil dyan, umunlad yung bayan natin. Oo nga. Alam mo, Aling Beth, kapag yung mega city na yan, subikat yan, magdaratingan yung mga turista, tapos yayaman yung bayan natin, yayaman na rin tayo. Sa simula siguro, oo. Ipapanin pang matagal ang epekto nito. Hindi ba't makakakurap ito sa mga kabataan, pati sa mga pamilya dito sa bayan? I'll have the usual. Thank you. AVL, I was wondering, when would you approach me? Alam ko naman na kanina mo pa ako sinusundan eh. Now tell me, what can I do for you? You tell me, Gustavo. Anong pinapalak mong gawin sa anak ko? Dapat po pala, Nay, eh, mapigilan po natin yung pagbukas nito. Dapat pala, anak, usapin mo yung mama mo. Di ba negosyo nila itong Mega City? Alam mo, sa tingin ko, wala namang alam dito sa ABL. Si Sir Paul na nagpapalakad nito. Ibig sabihin po na, hindi rin po sang-ayon si mama dito. Pero kung sakaling pipigilan niya man po si Kuya Paul, sa tingin ko, hindi rin po yun makikinig sa kanya. Pero ano nga magagawa natin at Beth? O hindi man pwede maupo na lang tayo dito, tapos panuorin natin kung paano nilalaso ng Mega City na yun ang buong bayan. Tama po kayo, Nay. Sigurado po ako kung nabubuhay man po si tatay, yan din po yung sasabihin niya sa atin. Isa lang naman ang intention ko yan. Business, of course. I don't have to explain anything to you. Dahil alam mo na yan. You don't play games with me, Gustavo. I've been in business longer than you have. You don't partner with anyone for nothing. Okay, let me rephrase my question. What's in this for you? Anong makukuha mo sa Mega City? Bakit parang tinutulak mo si Paul para madaliin ito? It's all about timing, ABL. Malaki ang problema ng buong bayan natin. And by this Mega City, by selling it, yun lang makakapagbigay ng solusyon sa mga taong to. At kapag nagawa mo yun, makukuha mo ang loob nila. In every crisis, there's an opportunity. Kaya kong baguhin ang takbo ng buhay mo. Isa lang isasagot mo sa mga sasabihin ko. Oo. Gusto mo bang makabangon sa sitwasyong ito? Sa tingin mo, if we are to hold a gathering, gano'ng karaming tao ang pwede nating tipunin sa Mega City na ito? 100,000, easily. That's perfect. You betrayed me. Pinaikot-ikot mo ako. Niloko mo ako. Ginamit sa mga plano mo. And now, it's my turn para paglaruan ka. AVL, ano ito? Bakit may pulis dito? I think you know what's going on, Ramon. Or should I say, Abel? Tumana? May warrant of arrest kami para sa'yo. Mr. Tumana, pinuhuli ka namin sa kasong pagpatay. Matagal ka na bang interesado sa Mega City, Gustavo? Why do you need to ask me all of these questions, ABL? Nagugulahan lang kasi ako. Dahil ngayon lang naman nangyari itong mga trahedyang ito dito sa bayan natin. But if my memory serves me right, kasosyo ka na ni Paul long before this crisis.
Ano ba talagang gusto mo, Aviel? Why don't you just let me finish my steak? Gusto ko lang malaman, Gustavo, kung bakit sobrang interesado ka dito sa project na naiwan ng aking dating kasosyo, who turned out to be a double-crosser and crook. I'm sure you've heard of him. Ramon Roman. Habang tinitignan kita, lalo ko nakikita mga similarities ninyo ni Ramon. All the more reason for me to keep my son away from you. So tell me, Gustavo, ano ang connection mo kay Ramon Roman? I'm sorry, Abel. Pero hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Huwag mo na akong lokohin, Gustavo. Pareho kayong mag-isip. Pareho kayong kumilos. Aminin mo na, kilala mo si Ramon Roman. Pasensya na, Abel. Pero hindi ako nagpunta dito para akusahan ako sa mga bagay-bagay na hindi ko alam. Makakaalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis hanggang hindi ako nakakakuha ng sagot mula sa'yo. Kailangan kong ilayo ang anak ko mula sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Paul, pumunta ako dito, anak, para patunayan sa'yo na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan tong si Gustavo. You have to listen to me. Kung gusto mo, pakinggan ko yung masasabihin nyo. Mag-usap tayo sa labas. Okay, gumawa ng eksena dito. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? I'm just trying to save you from that plan. Sinasira mo lahat ng mga plano ko. Yan ba talagang gusto mo gawin sa akin? Sirain kung ano meron ako? Pinapakita ko lang sa'yo na hindi pwedeng pagkatiwalaan si Gustavo. Siya magdadala sa'yo sa kapahamakan. Don't talk to me about trust. At isa pa kung sa tingin mo kailangan ko pang tulong mo, nagkakamali ka. Baliwala ka na sa kumpanya. Akin na ang buong kumpanya. Ako na lang ang nagpapatakbo nito. I'm sorry about that, Gustavo. It's okay, po. Have a seat. Of course, may karapatan pa rin si ABL to watch out for her company. No. Gaya na sinabi ko sa'yo dati, she is not part of this company. This is all mine. So ako masusunod kung saan ko ito gusto dalhin. ABL, sigurado po kayo dyan na si Mr. Roman ay konektado kay Gustavo? Narcy, 16 years kong kasama si Ramon sa negosyo. Kabisadong-kabisadong kilos niya. So alam ko, kilala niya si Gustavo. I think this kid is his prodigy. Kung sigurado po kayo dyan, kung ganun eh, kailan natin makahanap pa ng iba pang ebidensya para masuportan yung iniisip ninyo. Kasi yan lang ang tanging paraan para mapaniwalaan tayo ni Sir Paul. Hahanap tayo, Narcy. Gagawin ko ang lahat para mailayo ang anak ko sa kahit anong uring kapahamakan. Mahal, may malaking pagbabagong nangyayari dito sa bayan ng Laging Saklolo. Si Sir Paul, magbubukas doon ang kasino sa Mega City. May mga beer house pa. Sigurado ko kung nandito ka, sasang-ayon ka din sa akin. Dahil alam mo na hindi makakabuti sa bayan natin na may mga ganito. Kung nandito ka, sigurado pipigilan mo ang pagpapatayo nito. Hindi lang bilang isang pulis, kundi bilang sa magulang na rin. Agaya ko, lahat gagawin ko, lahat na makakaya ko para mapigilan to. Ngayon na meron na ako nito, kailangan ko na lang kumuha ng ebidensya laban kay Gustavo. Marta! Ha! Ako!
Phone mo, attorney. Kuya, akin na. Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Bakit? Bakit para may tinatago ka? Anong sinasabi mo? Wala akong tinatago. Pwede ba akin na yung cellphone ko? Mukha kang ninenervous eh. Kuya, ano ba itong pinagsasabi mo? Pwede ba? Huwag mo makuya-kuya. Sa opisina na tayo, di ba? Aaron, can I please have my cellphone back? Ano ba kailangan mo? Wala. Nathaniel? Nani Rachel? Ba't kanya ng itsura mo? May problema ba? Nag-aalala lang po ako sa mga nangyayari sa bayan natin. Tungkol ba to dun sa napeste ng mga pananim? At yung mga namatay ng mga isda sa lawa? Opo, Nani Rachel. Hindi ba ikaw na rin ang madalas na nagsasabi sa akin? Dapat huwag tayo mag-alala. Dahil naniniwala ka, nadadating din ang araw, magiging maayos ang lahat. Pero, hindi ko po mapigilin yung sarili ko eh. Dahil po kasi sa mga nangyayari, maraming mga tao na nawawala ng pag-asa. Ganun talaga, Nathaniel. Minsan, darating sa punto ng buhay ng isang tao na para bang lahat ng problema wala ng solusyon. Pero mas gusto kong maniwala doon sa sinasabi mo na walang imposible. Sino ba namang mag-aakalang magiging maayos ulit kami ni ABL, hindi ba? Kaya huwag kang panghinaan ang loob. Hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon eh. Tama po kayo, Nani Rachel. Saan yung cellphone ko? Kuya. Bakit? Ito ba yung nahanap mo? Oo, yung cellphone ko. Saan mo nahanap? Akin na. Kuya, akin na. Alam ko na makaimutan itong plano natin laban kay Paul. Pero, kuya. Magpapaliwanag ako. Tumahimik ka, Marta. Sarili mo kapatid, sarili mong pamilya, at sarili mo tatay. Marta, sisirain mo. At pagpapalit mo para kay Paul. Kuya, kasi hindi naman sa ganun. Ay, anong gusto mo? Sige. Anong gusto mo? Ituloy mo lang yan. Hindi sa ganun. Ang magsasalita. Gawin mo yan. Para ako mas magagawa ng plan B. Kuya, wag. Alam mo yun, di ba? Hindi ko kailangan yung gawin. Papatayin ko si Paul. Pakilagay na lang dito. Ito lang, kuya. Oh, salamat. Thank you, ha? But, ABL, mukhang kompleto na po yung mga kahon. Okay, good. Pero bababa po kami para i-double check kung meron pang natitira. Sige na, sige. Guys, halika na. ABL. Salamat po talaga sa lahat ng tulong ninyo, ah. Sobrang laki lang talaga matutulong ng lahat ng to. Rachel, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang. Handa akong tumulong sa'yo kahit anong oras. Sobra-sobra na nga ho lahat ng to, eh. Actually, totoo mo niyan, hindi ko inakala na dadating tong araw na to. Yung magiging ganito tayo. Ganitong magkasundo? Dahil sa'yo yun, Rachel. Dahil sa pangunawa mo. Ay, biluksan mo ang puso mo sa akin para patawarin ako. Sana nga lang ganun din si Paul. Mapatawad din niya sana ako palang araw. Sinubukan ko siyang kausapin nung isang araw, pero wala eh. Parang hindi pa siya handang pakinggan ako. Thank you for trying, Rachel. Ba't hindi niyo kaya muna kausapin si Martha? Baka siya yung magsilbing tulay sa inyong dalawa ni Paul. Gusto talaga makita ni Avril masira lahat ng mga plano ko. She wants to see me fail. Martha. Martha, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Sorry. Sorry, babe. Anong problema? Wala. Walang problema. Martha, anong iniisip mo?
papatayin ko si Paul. Wait, ano ba? Bakit hindi ka makapagsalita? Paul, I'm so sorry. I'm so sorry. Mata. Mahal na mahal kita. I'm so sorry. Mata, hey. Relax, okay? Tuloy mo lang yan. Gawin mo yan. Para ako mas magagawa ng plan. Papatayin ko si Paul. I'm so sorry. Mata. Mahal na mahal kita. Tay, patawarin mo sana ako kung nahihirapan akong gawin yung plano namin ni Kuya para sa'yo. Hirap na po ako, Tay. Mahal ko si Paul. Mahal ko siya. Minsan, Tay, iniisip ko, ito rin pa ang gusto mo? Alam ko naman kung gaano kalaki ang naging kasalanan ni ABS sa inyo. Pero, ito rin ba ang gusto mo? Magigante. Alam ko mali na ganito ang isipin ko. Pero hindi ko lang maiwasang isipin na kung mahirinig ko lang mula sa inyo na hindi mamuhay sa paghihigante ang gusto niyo para sa amin ni Kuya. Diba? Mas magiging madali ang pinagtaraara ko ngayon, Tay. Diba, Tay? Boss, okay ka lang? Oo nga, but parang boss ang lalim ng iniisip mo? Alam nyo, Kambal, gusto ko lang makasigurado kung ano ng mga iba't ibang negosyo yung tatayo sa Mega City. Ano, para masabi ko sa sarili ko kung makakabuti ba talaga to sa bahay natin. Nako, yun lang ba, boss? Wala nang problema. Oo nga, relax ka lang, boss. Kami nang bahala ni David dyan. Teka. Anong gagawin nyo? Salamat, Chu Jay Puy, ha. Matagal na kasi talaga namin gusto makita kung paano kayo nagtatrabaho dito sa Mega City. Sige, shoot nyo muna yan. Salamat. Pero sekreto lang natin, ha. Bawal kasi tagalabas dito, eh. Ay, naku, walang problema yun, Tito Jay Puy. Alam mo namang tahimik kami sa mga ganito po, Tony. Oh, tayo na sa loob. Pakikita ko sa inyo kung anong negosyo dito sa loob ng Mega City. Ha? Sige. Okay. Alam ko narinig mo na ito ko dyan. Alam mo, sino naalala ko nung unang nakita ko yan? Si tatay. Yun, naalala ko lahat ng paghihirap niya. Tigil naman na nga ako, Kuya. Oo, aaminin ko. Nung sinimulan natin tong plano laban kay Aviel, nabilog mo yung utak ko tungkol kay tatay. Pero hindi na ako naniniwala sa'yo. Alam ko na hindi to tungkol sa hustisya. At anong ibig mong sabihin, ha? Ang ibig ko sabihin, kung gusto mo talaga ng hustisya para kay tatay, ilalabas natin ang totoo! Aaminin natin ang totoo! Sabihin natin kay Paul kung ano nangyari. We will expose Aviel! Hindi itong pakikipagsabwatan kay Gustavo. Pero hindi! Hindi yun yung habol mo. Di ba? Pera at kayamanan ang habol mo. Hindi to para kay tatay. Di ba? Aminin mo, Kuya. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Boss, halingwit! Totoo nga, malaking pasugalan nga yung lalamanin ng Mega City na yan. At di lang yan, boss, ha. Meron pa silang inuman. Tapos may mga nagsasayawan na babae. Eh, naku, Nay. Sabi po sa inyo, kailangan natin mapigilan yung pagbubukas ng Mega City na yan. Ate Beth, kapag nagtuloy-tuloy yung mga itatayo nila negosyo, siguradong yan ang magdadala sa atin sa korupsyon. Tama kayo. Kailangan natin gumawa ng action laban dito.
Panginoon, gabayan po ninyo ako sa misyon ko. Tulungan po ninyo akong maitama mga pagkakamali ko. Tulungan po ninyo akong mahanap si Abraham Sandoval. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Tulungan po ninyo ako kay Paul. Ituro niyo sa akin kung anong mga kailangan kong gawin para mailayo siya sa kapahamakan. Alam ko po, mahirap ang gagawin ko. Pero sa tulong niyo, kakayanin ko. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Alam ko po darating ang panahon na lalambutin ang puso ng anak ko. Maririnig din niya yung mga kailangan kong maiparating sa kanya. Panginoon, iligtas po ninyo si Paul. Mahabag po kayo sa anak ko. Alam ko, nakikinig ka sa akin. Alam ko, sasagutin mo ang mga panalangin ko. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Nathaniel, masama naman pala itong magiging epekto nitong Mega City dito sa bayan natin. Oo nga, Abby. At kinakabahan ako dahil may kinalaman dito ang taga-sundo. Ang taga-sundo? Paano naman nangyari yun? Eh di ba nga, wala na si Mr. Roman? Nabanggit kasi ni AVL na pakiramdam niya, itinutuloy lang ni Sir Gustavo yung plano ni Mr. Roman. At kung sabi ni Chodimas na korupsyon lang yung binibigay sa bayan natin ng Mega City, sa tingin ko, ito talaga yung dating plano ni Mr. Roman. Baka tama nga si Nanay Beth. Kailangan mapigilan ko na matuloy yung Mega City. Ang kutub ko na may kinalaman si Ramon Roman kay Gustavo. Kailangan patunayan ko yun. Paano naman po natin ito gagawin, EVL? Kailangan natin siyang paimbestigahan. Kailangan natin malaman ang lahat tungkol sa negosyo niya para makita ko kung anong connection niya dun sa mga negosyo ni Ramon. Okay po. Yes, EVL. Gagawin ko po lahat ng paraan para matulungan ko po kayo. Which reminds me, kamusta na yung pinapahanap ko sa'yo, Abraham Sandoval? Ah, yun po. Still working on it, AVL. Hayaan niyo po pag may updates po. Papaalam ko po sa inyo. Thank you, Narcy. I don't know what I'd do without you. Wala yun, AVL. Hindi na po niyo kailangan magpasalamat. Eh, nakikita ko naman po yung tuloy-tuloy na pagbabago ninyo eh. So, todo suporta po ako dyan. Sige po. Pasensya na nga kayo, eh, hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi nyo. At isa pa, wala naman akong magagawa doon kasi hindi naman namin jurisdiction yun eh. Eh yun nga yung kanina ko ang pinapaliwanag sa iyo, na kailangan yung pigilan ng pagbubukas ng Mega City, na pinapatayo ni Polak Samana at ng ABL Corporation. Dahil meron kami impormasyon na ang Mega City ay magbubukas ng mga club at pasugalan na maaari magbigay naman sa mga impluensya sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan. Alam niyo, Sir Tomas, tama si Ate Beth. Kapag nabuksan niyang pasugala na yan, beer house, tsaka iba pang mga negosyong tatayo nila, eh siguradong magugulo po yung dati nating tahimik na pamumuhay. Kapag nabuksan na ang Mega City, magsisimula na makurap ang katahimikan ng bayan natin. Gusto niyo bang guluhin ang katahimikan ng bayan natin? Siyempre, ayaw ko rin namang mangyari ang sinasabi mo, Beth. Pero wala naman nga kaming magagawa dahil legal ang lahat ng papeles ng Mega City. Eh pati nga yung negosyong itinatayo nila sa loob, mga legal din. Pero kung may makita tayong paglabag sa batas na ginagawa nila, yan, pwede kami pumasok dyan. Kaya siguro mas mabuti pa, abogado ang hanapin nyo. Kung susuriin natin ni Mrs. Bartolome, pwede natin gamitin itong ground as complaints sa mga negosyong itatayo ng Mega City na may masamang epekto, lalong-lalo na sa moralidad ng mga residente ng bayan ng Laging Saklolo. Pwede rin tayong mag-apila sa korte, baka sakaling pagbigyan nila tayo. Sige po, attorney. Gagawin po natin yan. Well, pero sa ganyang sitwasyon, pakikinggan lang tayo ng korte kung makikita nila na kaisa ninyo sa sentimentong ito ang buong bayan. Pero sa tingin ko naman po, attorney, marami nung po naniniwala po sa sinasabi po namin eh. Pero tama si attorney Dimas. Kailangan natin ang patunay dito. Paano ibig mo sabihin?
gagawa tayo ng kasulatan ng reklamo natin. At pagkatapos, papipirma natin yung sa mga kababayan natin. Well, tama yan, Mrs. Bartolome. Kung mapakita nyo na mas madaming tao ang sumusuporta sa pinaglalaban nyo, mas malaki ang posibilidad na mapigilan nyo talaga ang pagbubukas ng Mega City. Napakasaya ko naman. Si AVL, hindi ko na siya problema. Dahil tinanggalan na siya ni Paul ng kapangyarihan. Kay Nathaniel naman, wala na rin siya magagawa. Sa lahat ng mga binibigay kong problema sa kanya, hindi na siya makakilos. At hindi ako papayag na pigilan niya ang mga plano ko. Tuloy na tuloy ang pagbubukas ko sa Mega City.